Balot sa Mag-ingat po kayo. Teka muna, bago kayo mag-ingat, nakita nyo ba itong aking uniforme? Gawa ho ito ni Tata Almosa. Kung gusto nyo hong umorder sa kanya, hindi ho ako mangungumisyon. Hindi po, wala ho akong ganun. Ano. At gusto nyo hong magkaroon ng ganitong uniforme sa inyong opisina. Of course, hindi ko logo. Logo ninyo. Kukontakin ho para sa inyo. Ibibigay ko yung linya ko. Yung linya ni Tata Almosa para mapagpagawa kayong ganito. Napakamura. Nasa Tacloban City siya ngayon eh. Oh, ano ba itong ginagawa ko? O ngayon, ito po yung pinag-iingat ko kayo. Ano yung pinag-iingat ko? LPN. Ako po ang nag-imbento ng LPN. At sikat na po yung LPN. Sir, ano ba yung LPN? Legal Petition Notice. Inimbento ko yan out of rules of court. Kasi sabi ko sa mga tinuturuan ko, mga estudyante ko, hindi ka naman nakikipag-business transaction sa BIR. Bakit ang ibinibigay mo ay business letter? Alam mo ba yung business letter? Eh, wala yung kwenta pagdating sa korte. So, dapat yung gagawin mong letter ay naiintindihan ng judge. Oo, yung akma sa kanyang panlasa at sa kanyang kaisipan. Hindi mga businessmen ang mga judges. Kaya dapat ang dating ng letter mo, petition. Kasi ganun po yung pagkakaintindi nila sa mga transaction natin sa lahat ng government agency. So, legal petition notice, inimbento ko yan. Mag-ingat ho kayo. Kasi may mga BIR officials ngayon, ha? Yung mga tarantado, mga punyeta, mga korap. Okay? Imaginin mo, nakabili na sila ng libro ko. Nakabili sila ng libro ko. Kasi itong libro ko, meron ho rito mga sample papaano ho mag-cancel ng letter of authority. Ayan ho yun eh, libro ko. Oh. Ayan yung libro ko. So ngayon, bumili sila, namuhunan. Eh, 20 mil to, sir eh. 20 mil. Ang halaga nito. Namuhunan, sir. Eto, siste. Yung nakasulat dito sa libro ko, dito sa libro ko ito, yung mga inaudit nilang kliyente, kinaibigan nila, ganun ang structure eh. Nung kinaibigan nila, sabi nila, huwag kang mag-alala habang nandito ako, poproteksyon ng kita. Ngayon, nakarating sa akin na ginagamit nila yung legal petition notice ko. As if kliyente ko yung kinausap nila. Ang tawag doon is mimicry. Oo, si Mimi umiyak. Mimicry. Mangongopya. Okay daw kayo dyan, ha? Mag-ingat kayo sa mga corrupt BIR official dyan. Kasi yung ginagawa nila, contrary sa law yun. Acts executed against mandatory and prohibitory law are void from the beginning. Nangongopya sila. At ito, siste. Ang singil ko, 50,000 isang letter. Ang singil nila, bossing, is mas malaki, 90,000 per letter. Kinopya lang sa akin. So, yung puhunan nilang 20,000, kumita na kagad ng 70,000. Ang galing! Hinahangaan ko sa pagiging entrepreneur yung mga BIR. Pero, sir, bossing, contrary yan sa law. Violation niya ng Section 11, Section 11 ng RMO 53-2010. 53 ba o 58? 53-2010. At yan ay may parusa under Section 43 ng RMO 53-2010 din ng pagkasibak sa trabaho o pagkasuspinde sa trabaho ng isang taon or pagkasibak. Ayan. Kaya mag-ingat ho kayo, ah. Bago ho kayo bibili ng legal petition notice, pwede ho ba? Concern lang ho ako sa inyo. Tumawag muna ho kayo sa opisina ko. At ito naman po yung number ko, makikita nyo. Ayan, tawagan nyo lang po yung opisina ko at i-check kung estudyante ko yan. Okay? Kung umatin yan sa lecture ko o nangongopya lang po. Oh, yung pangalawang topic ko ngayon is RSO. RSO. Ano ho sir yung RSO?
revenue special order. Anong buti niya sa sarili ko, Mr. Maestro, bilang taxpayer? Simple lang, ma-check mo kung yung revenue officer ay siya yung may function nung duty na pinagagawa sa kanya ni BIR Commissioner. Ayan. Kasi po, nag-alat ng BIR Commissioner kung sino-sino lang yung mga kukunin doon sa Asset Information Management Program. Inisyuhan ito ni BIR Commissioner yung mga revenue officer na pwede lang mag-action dito. Kasi napakalaking graft and corruption uli ito, ha? Napakalaking graft and corruption uli yan. So, hinihingi ko yung mga pangalan ng mga hinayupak na mga revenue officer. Aba, itong may isang tao rito, ha? May isang tao rito sa Record Management Division. Hindi daw pwede. Kailangan mo nang may consent ni Commissioner. Eh, hinayupak ang tao kang nandiyan sa Record Management Division. Eh, mismo si Commissioner nakausap ng kapatid ko, eh. At ang sabi, ang RSO is public record. At ang public record ay dapat ibigay sa tao. Hinayupak ka talaga, ha? Ikaw, matigas ang ulo mo. Babalikan kita at magpa-file ako ng kaso sa'yo sa Ombudsman at saka sa Civil Service. At lalong-lalo na sa Office of the President. Uunahin kita sa Office of the President. Sir, sir, ma'am, ito po yung binayolate mo, ha? Imaginin mo, ginawa mong mas mataas yung revenue memorandum order sa Freedom of Information Executive Order. Na ang sabi sa executive order, yan ay ibibigay mo sa tao, yung RSO. Mas mataas. Oh, kung mas mataas ito, ito kasi presidente lang naman, bossing. Ha, si Duterte lang naman ang pumirma. Ito si Cesar Dulay. Eh, sino ba ang may boss? Boss ba ni Duterte si Dulay? O si Dulay ang may boss kay Duterte? Hinayupak ang nasa Record Management Division, ha? Idedemanda kita, bossing, sa office ni Presidente para matanggal ka dyan. Matanggal yung retirement mo. Kabastusan mo. Bastos! Ayaw mong bigay sa tao yung para sa tao para magkapera ka, no? No. Oh. So, kukunin ko lang ho yung letter na may siya ang mapirma at sinasabi niya, ito ho yung kinakatwiran, kaya ayaw akong bigyan ito. Ito. Eh, bossing, gusto ko lang ipaliwanag sa'yo, mas mataas yung executive order sa revenue memorandum order. Ibig lang sabihin nun, yung provision ng executive order ay nire-repeal yung revenue memorandum order. Ganun ho ang pag a-analyze ho ng batas, lalong-lalo na ho sa mga corrupt, tarantado, punyetang mga revenue officers na pinahihirap ho yung buhay ng tao, ng mga taxpayer. Oh, huwag nyo pong kalilimutan yung susunod nating video. At, oy, magkakaroon ho ako ng sale. Abangan nyo yung sale. Ha, andi dito din ho yung mga dapat nyong gawin pagdating sa Oplan Kandado. Magkakaroon ako ng sale. So, sa videong ito, ilagay nyo lang yung word na sale. Sale Oplan Kandado. Ulitin nyo, sale Oplan Kandado. At kayo ang una kong padadala ng message na magkakaroon ng sale sa Oplan Kandado. May dalawang videong nakakabit dito. Huwag ho ninyong palampasin na panoorin. Kasi ho, para sa mga accountant na gustong madagdagan ng kita, yun yung pangalawang video. Para sa mga taxpayer ho, na gustong maghanap ng totoong tax specialista, ha? Yun ho yung pangatlong video. Kaya yung mga accountants, bookkeeper, consultant, na gustong magkaroon ng kliyente through the tax specialista, available na po yung apps sa Google Play Store. Download nyo lang ho yung tax mapping. Okay, okay, okay. Para ho sa mga accountants, bookkeepers, consultants, lawyers, ito po. Wala hong batas. Oh, kasi ang default ng batas, pag hindi pinagbabawalan, pwede. Okay. Ang tax specialista, brand name ho yan, akin. I own tax specialista brand name under the general brand name of Emelino T. Maestro. Okay. Ano, sir, ang opportunity, ha? Opportunities para maging tax specialista?
Gaano kalaki ang income ko pag ako'y naging tax espesyalista? Yayaman ba ako pag ako ay naging tax espesyalista? Sagutin ko yung mga tanong nyo. Una, qualified ka ba na maging tax espesyalista? Sagot, yes. Eh sir, hindi naman ako CPA o Certified Public Accountant. Hindi rin ako lawyer. Wala akong problema doon. Hindi ho pinagbabawalan ng batas na kahit ang inyong profession ay hindi accounting o hindi sa lawyer. Okay? Ibig sabihin, kung ang profession nyo ay engineer, architect, nurse, doktor, at gusto nyong maging tax specialista. Kasi ito dahilan nyo eh. Walang tax specialista na doktor. Walang tax specialista na arkitekto. Walang tax specialista sa isa mga engineers. So kung ikaw, o nurse, walang tax specialista sa mga nurses. So kung ikaw gusto mong maging tax specialista, pwede. Imaginin mo isa kang engineer at isa kang specialista sa taxes o tax specialista. Ang laki ng market mo dahil wala kang kompetisyon. Imaginin mo, doktor ka at ikaw ay nag-iisang tax specialistang doktor. Imaginin mo yung laki ng market mo. Iyon. Iyon ang laki ng opportunity mo. Kaya tutulungan kita, lalong-lalo na kayo na walang alam sa tax, ano? Ignorance. Okay. So qualify lahat, ha? Woo! Qualify kayong lahat, sir, bossing, sayang. So ako po yung magiging stepping stone nyo. Aapakan nyo po ako, stepping stone nga eh. Oh, para ho marating nyo yung pagiging tax specialista. May income ba? Of course, sinabi ko na sa inyo. Kung walang nag-o-offer ng ganong services, aba may market kayo. Ah, meron kayong pwedeng bentahan kasi maraming naghahanap. Tingnan nyo na lang ang mga BIR officials. Bakit ang yayaman nila kahit mga 21 years old pa lang sila? Ha? 21 year old, 22 year old. Why? Because tingin ng mga tao sa kanila, kahit sila yung mga bata, mga tax specialista. Kaya nga sinasabi ko, huwag kayong maniwala dyan. Ididiscuss ko mamaya bakit hindi tax specialista ang mga BIR officials. So, how, paano ako magiging tax specialista, Mr. Maestro? Okay. Ang requirements ko para mapasama kayo sa team ko, ha? Ganito kasi, imamarket kita. Mag-install nga kayo sa inyong Android. Later on, magkakaroon na ho ako sa iOS nito, sa Apple. Tax mapping. Yung kulay dilaw ho, yung logo at may mukha ko. At kung magre-register ho kayo as tax specialista, kayo ho yung ibebenta ko. Ang kailangan nyo i-download, tax mapping din, kulay pula ang nakasulat, TS. Makikita nyo naman ha, pinaplas dyan sa ilalim eh. So pag-usapan natin, tax specialista, sir, sali ko sa grupo mo. Sali ko. Ang daming ganun eh. Ha, daan-daan na sila ngayon. So, kung CPA ka, Certified Public Accountant, ang requirement ko sa'yo, PTR. Ito yung ini-issue ng LGU. Okay? Professional Tax Receipt. Yung current, 2018. Next, Certificate Authorizing Registration. Ito po yung ini-issue sa inyo ng BIR. Oh, ibig sabihin lang yan, register kayo sa BIR. Next, ATP. BIR din yan. Ito ang proof na meron kayong authority. Authority to print yan eh. May authority kayo na magpaprint ng official receipt. Oh, BIR din yan. So yan ho yung initial kong requirements. Yan po ay i-scan ninyo at i-email nyo sa akin. Taxmapping. Yan, dito nyo po i-email. taxmapping.com.gmail.com. Diyan nyo i-email sa akin. Okay? Pagkatapos po ninyo, sa mga non-CPA, ayan, katulad ng engineers,
architects, doktor, pa. Ang laki ng market nyo. Sumama kayo sa akin. DTI, yung business name po ninyo na makukuha sa DTI. At non-CPA kayo o kaya non-professional kayo katulad ng bookkeeper na hindi pumasa sa CPA board exam o yung mga tao na college graduate, okay, industrial engineer na wala namang board, okay, pwede ho kayong mag-apply ng barangay micro business enterprise para exempted ho kayo sa income tax, hindi ho kayo magbabayad ng income tax. Okay? Ano lang babayaran ko, Mr. Maestro? Tsaka ko yan ituturo sa inyo. Okay? Kailangan nyo rin ng COR, pang BIR. Katunayan, na-registered kayo sa BIR. Sa BIR. ATP, Authority to Print Receipt. Yan. Katunayan na pinayagan kayong mag-print ng receipt at official receipt din. Pag meron kayo niyan, ma-approve ko ho kayo at ma-activate ko yung account nyo sa tax mapping apps. Yan. Sir, bakit kailangan kong mapunta sa tax mapping apps? Kasi yan po yung platform para nasa radar kayo ng mga taxpayer. Kasi maraming taxpayer naghahanap ng tax specialista. Sawan-sawa na sila sa paglalagay dun sa mga corrupt BIR officials, sa mga incompetent CPA, sa mga irrelevant bookkeeper, at sa mga corrupt na lawyer din. So, ang grupo natin may integridad, may care, at saka mayroong competence pagdating sa tax. Okay? Kaya ang tawag sa atin ay tax specialista. Mr. Maestro, Mr. Maestro, paano naman yung mga benefits? Ah, ito, benefits. Pag ang pangalan mo ay nasa tax mapping, okay, malolocate ka ngayon ng mga tao na mayroong problema sa tax o nangangailangan ng tulong mula sa isang tax specialista. So, hindi mo kailangan makipagkita dun sa tao kasi tawagan lang sa telepono, kikita ka na ng 1,120. Whether registered ka sa BAT, as BAT taxpayer ka, or non-BAT taxpayer ka, ang ibabayad sa'yo, 1,120. Wala ho akong professional fee dyan. Ngayon, inyo lahat yan, of course, makakaroon ako ng expenses. So, idideduct ko lang dyan yung expenses na mai-incur ko sa pagmamarket ko sa inyo using tax mapping app. So, matatanggap nyo net. Of course, ang mangyayari dyan, i-issuean nyo ako ng collection receipt at yung kliyente ko, i-issuehan nyo ng official receipt. Yun po yung mangyayari. So, ano sir, saan ako maibebenta? Oo, meron tayong limang market segment. Pwede kang sa city lang kasi gusto mo yung city lang kung saan ka nakatira. For example, nasa Pagadian City ka o kaya nandoon ka sa ano bang city ng iba? Nandoon ka sa basta yung city sa probinsya. City sa probinsya except Metro Manila, Metro Davao at Metro Cebu. Ayan ha, puro metro 'yan. So yung mga city na under ng Metro Davao, Metro Cebu, at Metro Manila, hindi ho kasama dyan. At kasi, mura lang ho yung share ninyo sa gastos dito on a monthly basis. Next, gusto mo sa buong province ng Tugigaraw, o ng Isabela, o ng Cagayan, gusto mo makopo yung buong market na yon, pwede ho. Mag-apply ka para sa provincial market. Okay? Ang susunod, yung pangatlo, gusto mo naman sa Metro Manila, Metro Davao, at Metro Cebu. Ayan, pag pinili mo yung Metro Manila, Metro Davao, Metro Cebu, ayan, ito po yung market ninyo. Okay? Now, siyempre, exclusive kayo sa mga market na yan. So, yung tao na naghahanap, halimbawa sa province ng Quezon Province, sabi natin Quezon Province, ha? Sa Quezon Province, may naghanap. Nasa Cebu kayo, naghahanap nasa Quezon. Tutunog yung cellphone nyo, tatawagan kayo. Oh, ano ba problema mo? Yun, taga Quezon yung naghahanap. Of course, pag ang naghahanap ay nasa Metro Manila, hindi ho tutunog yung cellphone nyo.
Ayan. Para ho tayong Grab, ganun lang. Ang problema sa Grab, nagpupunta pa sila dun sa kliyente, kayo lang ho tawag. So pag tumawag ho sa inyo at natapos kayo, yung kliyente ho ay nagbigay ng review sa inyo, aba, makukuha ho nyo sa akin ito. Kaya lang ho, meron hong cut-off tayo kung kailang kinukuha. Then, meron tayong island. Ah, Luzon, kung gusto mo, buong Luzon ka. Basta pag may tumawag sa buong Luzon, magri-ring yung telepono mo. Or, Visayas, may tumawag sa Visayas, ring yung telepono mo. Kahit na nasa Luzon ka, magri-ring pa rin kasi nasa Visayas yung tumatawag eh. At Mindanao, oh, nag-ring yung telepono mo. Nandoon ka sa Visayas pero ang tumatawag nasa Mindanao. So, ang laki ng opportunity. Imaginein mo, 10 lang yung tumawag sa iyo sa loob ng isang araw, aba, 1,120 times 10 is kita ka ng 11,200. Ha, imaginein mo ha, 1,100 na per call. Oh, sabihin natin eh, meron kang 10 calls. Oh, edi meron kang 11,200. Of course, less expenses. Sa loob ng isang araw, kung masipag ka at laging bukas ang cellphone mo. Okay? Yun ho yung oportunidad na sinasabi ng batas eh. Ako ho yung gumawa para sa mga accountants, bookkeeper, consultants at mga non-CPA, OFW na gustong maghanap buhay bilang mga tax specialista. Ayan. Oh, at yung panglima na baka makalimutan ko, Philippines. So kahit nasaan ka sa Pilipinas, basta may tumawag na sa Pilipinas, yung cellphone mo magri-ring din. Ang ibig ko sabihin, kung lahat tayo ay mayroong Philippines ang pinili, sabihin natin, 100 tayo na ang pinili natin, puro Philippines. So, yung mga cellphone natin, magri-ring sabay-sabay, mag-alarm. So, unahan tayo kung sino yung unang makakakuha ng call, eh sa kanya papasok yung kliyente. Siya yung kukuha ng 1,120. Of course, may review yan. Pag mababa review mo, tatanggalin kita. So, ito po yung tax specialista opportunity para ho sa lahat. Huwag ho kayong mag-alala. Ako ho yung tutulong sa inyo. Ako yung magiging gabay ninyo bago ho kayo magkaroon ho ng opportunity. Ako ho, pauutangin ko kayo nito. At gagabayan ko kayo. Lahat ng manuals na kailangan ninyo, gagawin ko para ho meron kayong tools sa inyong pagiging tax specialista. Oh, magparehistro ka na. Okay? I-download mo yung dalawang apps. Pinakikita naman dyan, di ba? Yung tax specialista para ho sa tax specialista. Yun yung TS. Yun yung makikita nyo yung icon niya pula na may TS sa gitna. At yung pang-consult, naghahanap ng consultant, yung mga kliyente, okay, yung mga kliyente, huwag na kayong maglagay. Masama sa ano yan eh, relihiyon, di ba? Ang paglalagay. So, ang magangyayari ho, ay download ho nyo yung tax mapping na kulay yellow. Tapos yung gitna ho, may mukha ko at may nakasulat na ATM. Okay? Mura na ho ang consultation ngayon. Bago ho inyo kayo pumunta sa graft and corruption, kumonsulta muna ho kayo. 1,120 lang. Okay? Register na. Ngayon na. Okay? May pagkakataon ka na. As for these packages. Okay? Ganito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-i-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan. VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, Oplan, Kandado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po
sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, ha, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano ho sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko nga kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, Oplan Kandado. Tuturuan ko kayo ng Oplan Kandado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila, at sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa Oplan Kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So, tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayong maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko po kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. Okay, yung mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW. Turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA, graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat at magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po.